Na nga yung ating game. Tayo, welcome to the land of Dawn at muli, ipakilala na natin yung magkabilang team natin. Oo nga, para muna sa side ng team goes to Kenray, para dito kay Masha Breezy ang Lolita General, para kay Kim may basic on Gordon Paolo para sa kanyang Hylos. Dito naman para sa Axis Esports, we have Rin for Lunox, Evil X for Grox, Scott for Valier dito, Long naman para sa ating Bruno, and Lasid for Thames. Here on the top side dito, tamang haras na ating Gusu General. Ayun, and Luong dito with the basic attack. Ako po, tuloy lang. Bigger away mga kaibigan, tamang habol ang Gusu General dito. Si Scott dito, nakakatakot naman yung boost nito ng skill. Ako po, kanina, nanostra natin na utility lang to. Pero yung damage output kasi, iba pa rin talaga, no? Ang isang Valier, napakasait kahit papaano. Pero eto naman, punta tayo ngayon dito kay Kenray sa bottom lane. Tamang aras ng demand coming from Thamos dito. Preventing na the jungle steal dito ni Masha. Si Scott, kahit naman pa paano makakabuto ni Gord, nakikita niya. Si Gord! Naku! Ay, muntik ng masa tingkan. Second time around, may isahan pa ba? Kita mo dalawa agad yung mabibigyan niya ng Sable Fever. Pero nagkalangit na nga, mapasusunog na. Itong si Valier. How ironic. Blood for Team Gosu, mga kaibigan. Hindi niya in-expect yung stun na tumama sa kanya. Pero here on the robot side naman, Kenray, tamang takbo lang naman. Hindi niya na alam kung saan tatakbo. And that is actually a very good decision from Evil X. Hindi niya na binitaw yung power of nature niya. And he gave the kill for Rin. Yan nga. O, pabawi lang doon sa unang kill ng ating Gusion para makasabay nga naman etong lunox natin during mid to late game. Oo, pero 1-1 is the current score, even pa yung ating laro. Oh, disables tamang are stance up. Grabe naman talaga, what a play. Good disable, but flicker out to save himself. Valier did a great job escaping that possible death from the four-man rotation of Team Gosu. Pero dito naman tayo sa Team Axis Esports, makikita naman natin tamang invade lang onto the bottom lane. And here on the beach side naman, I think they will now go for the turret. And the turtle is now being taken by Team Gosu. Evil X mamamataan, pero hindi nila aabutan pa yung pare nating pagong dito. Tamang slow coming in from Rin, tamang pader coming in from Evil X. Paolo with the zone, hindi nila kayang palagan, no? Alam nila na kulang sila sa damage this early in the game. So chill muna. Chill lang talaga sila dyan. Pero magti 3 minutes na po yung ating laro. Still 1-1 in game. Pero si Paolo, tignan natin ano bang magagawa niya dito ngayon. He can sustain his teammates with his ult. Since meron naman siya dyan ngayon. Kasi siguro, kumbaga binibait out lang nila. Mm-hmm. Binibait out nila dito yung Axis Esports para din mag-extend or makite out nila yung mga hahabol. Pero eto naman, dito naman ngayon ang formal rotation nila. Double blast, big castle, pero nakakancel lang din pa dito. Di parang na save, Evil X, tamang takbo, tamang mystic gas, follow. Will take the kill, mga kaibigan, tamang stun coming in from Gusion dito. Walang tinatamaan, walang follow-up coming from Axis Esports dito sa bottom side. And I think this would be another turret takedown for Team Gosu here on the bottom lane. Pero for Axis Esports, hindi nila napatay si Lolita. I was able to escape. Good play from Lolita right there. Napakalaki ngayon ang problema dito ng Team Axis Esports. Even though ngayon, sila, pinipilit nila ngayon yung top lane turret. Oo, pwedeng-pwede naman talaga. Yung Bruno dito, tamang farm lang. I think this is a good decision for Axis Esports na maiwan yung Bruno na nagpa-farm sa top kasama eto tropa niyang si Valier just to secure na hindi siya masyadong, hindi siya matatarget lock. Oo, tsaka hindi siya masasama sa teamfights. Kumbaga, pang ano lang talaga dito sa Valier, siya yung tutulong or siya yung magsisilbing bodyguard. Pero sabi kita natin, sabi mo nga ito, tagabugaw. Tagabugaw ng kalaban. Man. Tsaka si Bruno, meron man siyang escape mechanic. Diba? Makakataas naman siya kahit pa paano. Though, meron pa rin naman Kimi, hindi pa rin naman may iwasan yan. At meron pang Hylos to add up to their movement speed, pero sa Speaking may mid lane. Hylos dito sa mid lane, tamang zone out ng German coming from Paolo, tamang face check. Turtle, ang ganda rin ginagawa dito ng ating Hylos. Tinitignan niya talaga, pinapasok niya every push to check kung nandun yung mga kalaban. Pero the second turtle is now up for grabs and is being taken by Team Gosu. Mga kaibigan, nakita nila, lumilublast, big castle, pero walang tatamaan dito, walang follow-up na flicker. The turtle will be taken down by Team Gosu dito. Wide versus has been casted. Rin, tamang pre-hit lang. Long, once again, pre-hit lang din dito. Ito na ba? Will go down as well. Ayun na nga yata! Coming from Long, that will be a long kill. Disable, you get the basic attack dito. Follow-up coming from Evil X. Slow, coming from Lin dito. Kenray is being targeted, guys. Medyo naghang tayo ng konti. Pero mukhang nga si Kenray, habulin nila dito ngayon. Nakakabigayan. There's the disable, it won't connect. Pero teka lang, slow, coming it from Gord. What a play right there. But that's it, 3-for-1. Exchange not so favorable for the side of Team Gosu. Yes, at nabaliktad pa ng Axis Esports yung lamesa. The problem here is ang ginawa ni paring basic
doon kung nakita ninyo ministick yes. niya yung turtle para ma-secure. Oo. Pero kung in, okay lang sana. Okay lang sana. Oo. Though mas much better if he targeted the entire enemy team, especially yeah. magkakadikit sila kanina. Mm-hmm. No? Bigay mo yung turtle. Turtle is not that big of a deal compared sa tatlong takedown against sa inyo. Yeah. Pero naano siya dito, it might be na-rattle siya. Pero teka lang ha, ito muna. Meron tayong technical difficulties lang tayo. Mm-hmm. So chill muna tayo dito. Pero mabalik tayo dun sa team fight dun sa turtle, no? Yeah. Much better, tulad nga sabi ko, much better if he targeted nga yung entire enemy team, especially yes. nung magkakadikit pa. Pero yun, mukhang ox na. And let's go mga paps! Let's proceed to the game. Uy! Nako, naka-into na naman. Nako, nabatay mo kaga. Nako, nabatay ko. Pero yan, habang naka-item check tayo dito, Bruno, with that double kill during the team fight, napakalaking bagay noon, guys. Especially with the Bounty Hunter rune, makikita naman natin na he's already going for the endless battle. Tandaan na, actually, that is very, very unusual para sa isang Bruno. Specifically, dapat ang buunin to is Scarlet Phantom. Yan. Pero kasi nakikita kong maganda din yon with the lifesteal applied. Mm. Yung additional mana na po-provide is okay din naman. So, I guess, meron tayong technical difficulties talaga. We'll get back to that one. Mm-hmm. And inayos naman yan. Ginagawa na ng paraan. Chill lang tayo dyan. Pero wait lang ah, chill muna tayo. Tuloy pa rin naman yung bakbakan, 6-4 yung ating current score. Let's go to the match right away. Another turtle is now up and is being taken once again by Team Gosu. Tatong turtle na ang nahahawakan nila dito. A turret has been destroyed doon sa baba. Pero here comes Scott, mga ibigan. Tamang stun lang din man, general dito. Binubugaw yung ating Grak and that would be no kills para sa magkabilang team natin. Yung turtle lang talaga ang kinuha. Yun nga, pero tumama na nga yung Sable ngayon. Crazy. No follow-ups? Follow-up lang din naman. Though Masha, nagsosolo siya sa baba, hindi yan yung ayaw mo makita as an enemy team. Dahil, syempre, pag ang Masha mag-isa, mahirap yan. Mabilis yan makapush. Pero here, on the middle lane naman, tamang Mystic Gush lang, tamang clear out lang naman ng wave, tamang disable lang naman dito. Yes. Sa bottom lane, Masha will try to run away, flicker in, pero hindi siya mai-stand. But here comes Grak, hindi na nila naman, kala ko naman itutuloy. Kala ko din itutuloy. May pa-flicker pa eh. Pero kasi dito, sa Axis Esports, sabi nila, ang hirap mag-commit ng ganun kalalim. Masha pa yun, ang bilis niyan makatakbo. Napakabilis niyan, and malapit na siya sa tier 2, pero teka lang, meron na itong magaganap dito sa my mid lane. Ako tama po. Nga, pakiramdaman na naman. Ako, inaantay ko dito mag-face check eh. Uy! Magkamali ng face check dito talaga eh. Lumalim ka, mabibigyan kaya ta. Kenray being chased down nito ng Astrado from Grak, pero ikot-ikot lang. Kenray, mapapatay nitong si Lunox. Pero eto na, respawn ng Team Gosu, mga kaibigan. Paolo with the stun. Mystic Gush dito, kaming kay Basic. Pero numilabas at Fincasset, tirmahan dito. Paolo, hindi na-stun. Actually, walang na-stun. Walang si Parvizy, si Mystic Gush, Fincasset, mga kaibigan. Tamang pre-hit lang. No. Pero wala silang nakukuha. This is a disaster cut. Even next, tamang tanke lang din naman. Pero hindi na nila itutuloy pa yung team fight. It's 3-4-9 in favor of Team Gosu. Baring J, sobrang kate. Nung lunox natin dito. That's really a disaster. Team Gosu wasn't planning that one dahil ang gusto lang nila is makadali with the Luminous Blast, pero with Lunox na dodge niya yun, nakatakas yung isa. Nakapag-brilliance pa si parang Lunox doon. Walang nadali. And that's a tower down for the Team Gosu. Ang gusto ko yung ginagawa ng Team Gosu, gusto nilang kumuha ng turtle for the objectives, pero na-overlook nila yung mga towers nila, yung team fights, hindi na nila napagtutuunan ng pansin. And right now, Axis Esports is planning to take this lord. Yes, tama ka nga doon sa sinabi mo. Yes, it's good to take priority yan dito sa turtle. Pero hindi maganda na ibuhos mo lahat ng skill mo para lang makuha niyo yung turtle. Kasi nagkakaroon lagi ng team fight every after the turtle kill, eh, di ba? Mm-hmm. So wala na kayong skill na gagamitin. Lugi na kayo ngayon sa mangyayaring team fight. Pero Valir, ang ganda dito ng pinapakita niya. Sobrang sakit ng kanyang skills. Yung pagpo-poke niya dito, yung bosset talaga eh. Ano ba yung grok natin dito? Tinapahin lang yun, ano? Yung lolita natin. Ako po, yan. Pak na. Pak na. Mamaya ka na magpa-cute. Deke. Kasi wala na eh. Tatlo kayo dyan eh. Egul. Pero papasok dito ngayon si Evilex. Uy, hindi nadali ng ikot. Pero Scott. Opo, door is being taken. Nakita na nga sila dito ni Parvizy. That would be a kill. Grak doon. Medyo sobrang advanced yung ginawa niya. And the Lord will be reset by Team Axis Esports. Paolo dito, very low on HP. By the rest, lapag na Paolo dito, still running away. Rin will take down dito. Numilablast, Midcasted dito. Walang, actually, isa lang ang tirmahan dito. Not so crazy. Gosu General will fall down into the hands of Lung.
And right now, Axie Esports can go long dahil Masha malayo. Tier 1 pa lang babasagin niya. Tier 3 is being destroyed here by Axie Esports. Nako, this might be the end, mga kaibigan. Tower lock. Masha won't be able to catch up. Matadali yung isa. Pero natulak sa Valir with the plays. That's the game number 1. Actually, game number 2 for the second series. Parang game number 1.